At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. May nakapagsabi po sa akin na ang mga Pilipino daw po ay super unique. Bakit po? Kasi po, tangi mga Pinoy lamang yung iinom ng Cobra energy drink tapos wala namang gagawin buong araw. Saan ka pa makakita ng mga taong umiinom ng energy drink para lang magkaroon sila ng energy na gumawa ng wala? Mga kapatid, today we are celebrating the 14th Sunday in the Ordinary Time. Ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At alam niyo po, the Gospel for this Sunday has a beautiful and tender promise and invitation to us. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Sa Tagalog po, mas maganda. Kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sino po ba ang ayaw ng pahinga? Sino po ba yung ayaw mag-relax? Sa tingin ko po, kahit yung mga tinatawag nating workaholic ay nangangarap at nagnanais pa rin magpahinga. Yung iba nga po sa atin, tuluyan ng namahinga at hindi na nagising. Kasi po para sa akin, rest is part of our nature. Rest is part of our humanity. And the Lord for this Sunday invites us to rest in Him, for His yoke is easy and His burden light. Ano po ba ang ibig sabihin ng His yoke is easy and His burden light? Alam niyo po, ako po ay laking probinsya, and to be more specific, ako po ay laking niyugan, kasi po ang bahay namin ay napapaligiran ng mga puno ng niyog. At noong bata po ako, naranasan ko pong tumulong sa lolo ko sa pag-aani ng mga niyog. Kapag nakawit na po yung niyog mula sa puno, doon po ako tumutulong. Gumagamit po kami ng kariton para doon po ilagay yung mga niyog. At ito pong kariton na ito ay hila-hila ng isang kalabaw. Ang tawag po namin sa yoke sa Tagalog ay pamatok, kasi nga po ito ay nilalagay sa batok ng isang kalabaw. At sabi po ng lolo ko, ang yoke daw po o yung pamatok ay dapat fitted o sakto lamang sa batok ng isang kalabaw. Kasi po kapag masyado itong masikip, masasaktan po yung kalabaw. At kapag naman daw po masyadong maluwag, mahihirapang magbalanse sa paghila yung kalabaw. Kaya nga po dapat ito ay fitted and sakto lamang para po hindi masaktan, para hindi po mahirapan yung kalabaw. And this is the kind of rest that the Lord is promising to us. Yung sakto lamang, yung fitted lamang sa pagod natin. Kasi po lahat ng sobra, kahit po yung pamamahinga, ay masama. Sabi nga po ng mga doktor, too much sleep o yung sobrang pagtulog
like more than 8 hours a day is unhealthy. Bakit po? Kasi it can increase the risk of heart disease, of diabetes, stroke, and even death. At hindi po ganitong klaseng pahinga ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin. The Lord is inviting us for a rest that is just enough, a kind of rest that we need. Mga kapatid, ngayon po ay July 5, 2020. Ibig sabihin po, 6 na buwan ang nakalipas simula nung bagong taon. And we are now in the second half of the year 2020. Sa dami po na nangyari sa simula pa lang ng taon, andyan yung volcanic eruption, yung mga lindol, yung pagkawala ng mga taong hinahangaan natin, at syempre po itong pandemyang ito. Ang tanong ko po, kumusta na po kayo? Pagod na po ba kayo sa mga nangyari? Bakit ko po tinatanong ito? Alam niyo po, natural lang na mapagod tayo kasi lahat naman tayo may pinagdaraanan. At higit sa lahat, tao po tayo. Hindi tayo robot. Hindi tayo computer. Yung computer nga po eh, nagahang at minsan nagsha-shutdown pa ng bigla-bigla. Paano pa kaya tayo? Rest is part of our humanity. Naalala ko po tuloy yung classmate ko na nasa ibang bansa na ngayon, si Father Jason. Palagi niya pong sinasabi sa kanya mga preaching, kapag daw po may pinagdaraanan tayo, daanan lang natin, huwag nating tambayan. At sa mga pinagdaraanan po natin ngayon, okay lang po mapagod. Pero hindi po okay yung tumambay tayo at mawalan tayo ng pag-asa. And the Lord for this Sunday is inviting us for a timely rest in Him. My dear brothers and sisters, pause for a while, offer a prayer to the Lord, and thank Him for all the blessings that had happened to us, and thank Him also for these tiring challenges that He is giving us for us to become stronger and wiser. Kaya nga po, I wish to end this homily with a prayer. Dear Lord, allow me to experience being tired, and allow me to rest in You. Because during this time of my restlessness, of my powerlessness, You are always my rest. You are always my strength. Remind me always that with You, I can win every battle. I can rise up from every failure. But now, let me rest in You, because tomorrow I will be stronger. I will be wiser. Amen.